Official na pagsisimula ng Barangay SK election sa taong ito at yung filing po ng COC, Certificate of Candidacy. Pag-usapan natin with COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco. Attorney Laudianco, good morning. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa lahat po ng tagsubaybay ng Laging Handa Public Briefing sa PDB4. Good morning po. Good morning. Kumusta po ang situation ngayon sa mga opisina ng COMELEC at munisipyo sa nagaganap po na filing ng COC? Naku, Sir Aljo, napakarami po nating mga kababayan na nagpa-file ng COC po. Hindi lang po dito sa Kalakang, Maynila, kundi po pati sa buong bansa po. No? Pagamat hindi po namin ina-expect na ganito karami ang magpa-file sa day one, ay natutuwa po kami na ganito po kabuhay ang ating demokrasya, ganito kagusto ng ating mga kababayan na makilahok po sa BSKE. Maayos po, no, ang toward incident, napakalaking tulong po ng ating mga kasama po sa PNP, sa AFP at sa Coast Guard na sila po ay katulong namin na gumagabay at nag-aayos ang ating mga kababayan. Pati din po sa mga partner malls kung saan lumipat po kami, pinagamit po nila ng libre ang kanilang facilities, pati po mga tao po nila ay tumutulong po sa amin ng libre. Napakaayos po ng ating filing ng COC ngayon. Ngayon pong araw ng filing ng COC, anong dapat gawin ng mga kandidato ngayon na nagpaskil po ng napakaraming mga parafernalia sa kalsada? Hindi po kami magsasawa at paulit-ulit po naming sasabihin na once nakapag-file na po at tinanggap na namin yung inyong COC, tayo po ay ganap ng kandidato at lahat ng pagbabawal ng ayon sa batas ay lumalapat na po sa inyo. Lalong-lalo na yung premature campaigning, pinagbabawal na maagang pangangampanya. Yung po mga tarpulin, posters po na nakakalat po yun. Maaring sasabihin nyo sa amin, hindi pa naman kay kandidato, tama. Pero pag na-file nyo na po ang COC, kandidato na po kayo at bawal na yan. Sasabihin nyo pa sa amin po, wala namang nakalagay na vote for, wala namang nakalagay na posisyon, wala nakalagay na BSKE, kahit na po. Ayon po sa desisyon ng Korte Suprema no way back 2004 sa Chavez versus COMELEC, kapag po kayo ay merong mga ganyang poster, litrato, mukha, caricature, resemblance, pangalan, kahit na po walang nakalagay na vote, yan po ay indirect solicitation of votes kapag kayo'y kandidato. Kaya po para sa COMELEC, campaign material po na yan, bawal yan at pwede lamang po yan mula October 19 hanggang October 28 yung ating campaign period. Pero hindi po ipinagbabawal lahat ng mga kandidatong pupunta pa lang, magpa-file ng COC na magkakaroon ng motorcade na may mga mukha po nila dyan sa kanilang mga sasakyan? Tama po kayo, Sir Aljo. No, kung matatandaan po natin, isa na namang ruling ng Korte Suprema, yung Pinera versus COMELEC. Ganyan-ganyan po ang sitwasyon doon. Nung pumunta po siya sa tanggapan ng COMELEC, hindi pa siya kandidato. Okay. Pero nung nakapaglagak na po siya ng kanyang COC, kandidato na po siya, at siya po ay ituturing ng nangangampanya kung magmo-motorcade siya, magpaparada, o ano pa. Ito po ay indirect na direct at indirect na pangangampanya na, at bawal po ito sa ilalim ng Section 18 ng Omnibus Election Code. Alright, hingi din kami ng update sa 10 barangay attorney na nailipat na sa Taguig City, mula Makati. Ano pong situation sa pagpaparehistro ng mga kandidato sa mga barangay na ito? Naku, tamang-tama po inyong tanong, Sir Aljo. Kadarating lamang po namin dito sa Taguig Convention Center kung saan po gaganapin natin po ang filing ng COC para doon po sa Taguig City. Kasama na po yung 10 barangay na inilipat po natin mula Makati City at nandito na po ngayon sa Taguig City. Dito po sa Taguig Convention Center gagawin ang filing ng COC po mula tong araw na to hanggang September 2 po. Nandito po kami ngayon at nakikita po, nasa saksihan po, napakarami pong tao dito sa Taguig Convention Center. May tanong si Sam Medenilia ng Business Mirror. Ano ang reaksyon ng COMELEC sa reports na magulo raw ang first day of filing ng COC at ano ang gagawin ng COMELEC upang i-address ito? Hindi naman po namin masasabing magulo, Sir Aljo. No? Ang sinasabi nga po namin, maraming tao. Pero ganun din po, kung gano'ng karaming tao, ganun din po karami po ang ating PNP personnel, ang Philippine Coast Guard, pati na rin po ang LGU at kasama ng mga tauhan ng COMELEC. Lahat po kami nagmamanage ngayon. Sa lahat ng napuntahan po namin, ikaapat na po itong Taguig City. Maraming tao pero wala namang pong gulo. Maayos po ang pila, natuturuan na ating mga kababayan, nakapila po sila ng maayos. Bilang babala sa mga nais mag-file ang COC, bagitin po lang natin uli yung mga requirements, ano-ano ito at yung mga ipinagbabawal ng COMELEC habang isinasagaw po ang filing ng COC. Paalala lang po muli sa ating mga kababayan po na magpapile ng COC, saan lang po kayo ay kwalifikado.
Ako, kayo po ay tatako bilang punong barangay at miyembro ng Sangguniang Barangay. Una po sa sila, Filipino citizen. Registered voter residente ng inyong barangay ng hindi bababa po ang isang taon mula October 30. 18 years old on the day of election. At higit po sa lahat, hindi na akong bigo sa isang offense involving moral turpitude. Para naman po sa ating nakatanggirato. Una po sa lahat, siyempre, Filipino citizen, residente ng barangay. Doon sa magkabila, barangay mo ng SK. Kayo po ay marunong bumasa ng Tagalog, Ingles at Iloka, wikang dialekto po dun sa inyong lokalidad. Pero meron pong karagdagan po dito sa SK. Pagdating sa age requirement po, dapat po at least 18 years old at hindi lalampas ng 20 years old kahit one day po hindi pwedeng lumambat. So para mas madali po natin matignan, ang pwede naman po takbo para po dito sa ating SK, ipinanganak sa pagitan ng PED ng October 30, 1999. Hanggang October 30, 2005. Pinanganak kayo bago October 30, 1999. Overage po kayo. Nampas kayo kahit ang araw, hindi na kwalifikado. Below naman po, napas po ng October 30, 2005. Underage naman po dahil wala pa kayong 18 years old. Isa pa pong requirement po dito sa atin sa SK po, ay yung pong anti-political dynasty provision po. Nakasaad po kasi sa ating SK, sa SK Reform Act, yung pong ating prohibited relations po up to the 7th second civil degree of affinity or consanguinity po ito, no? So pag tinignan po natin hanggang lolo, lola, apo, anak, asawa, hanggang bienan po, hanggang brother-in-law, hanggang sister-in-law, ito po yung pinagbabawal ng case. Napuputulo kayo, attorney. Hello, sir. Attorney. Hello po. Opo, napuputulo kayo. Maganda ho yung sinabi niyo. Ano po yun? Hanggang 7th degree of Opo. Pakipaliwanag po yung civil degree of affinity or consanguinity po. Oh. Ano ibig sabihin po noon? Ito po. So, ang prohibited relations po, kung kayo po ay may kamag-anak na incumbent official, ito po yung mga kamag-anak na yan. Oh. Mula po sa inyong asawa, kapatid, magulang, lolo, lola, apo, on the other side naman po by affinity, no, yung pong inyong bienan na lalaki o bienan na babae at yung pong ating ano po, yung ating mga brother-in-law or sister-in-law. Kung lahat po, kumbin po. Oh. Attorney, napuputulo kayo. Hello. Opo, ulitin natin. Hello. Lahat po ng mga, meron po tayong relasyon up to 7th degree consanguinity or affinity, tapos incumbent. Ano po ang ipinagbabawal? Ito po ay yung meron po kayong... Napuputulo. Attorney. Labas po ako, Sir Adjo. No? Sige po, po. Importante po yan. Ano na lang po yung pinagbabawal doon po sa sinasabi ninyong 7th degree? Ito po, malinaw po. Okay, go ahead. Opo, yung up to the second civil degree of affinity or consanguinity po, Sir Aljo. Opo. Ito po, so pag sinabi po natin ano yung second civil degree of affinity or consanguinity, ito po yun. So mula po dun sa kandidato, siya ay may kamag-anak na incumbent, nakaupo, na elected official, barangay, city, municipal, province, region, or national. Yung relasyon po na yan binabanggit, asawa, anak. Oh. Lolo at lola, apo, on the other side po, yung buwan po, bienan po, brother-in-law, sister-in-law. Ito po yung ating prohibited relation sa anti-political dynasty provision ng SK Reform Act. So kung may kamag-anak po kayo na ganung nabanggit na relasyon, kayo po ay disqualified na tumakbo sa SK po. Okay, at dalawang degree, tama ho ba, no? Second degree. So ulitin ko po, hanggang apo, lolo, lola, anak, magulang, Okay. Ito namang money ban. Opo. Sa araw ng eleksyon at ilang araw po bago ang eleksyon, ipatutupad po ito. Ano po itong money ban uli? Tama po, Sir Aljo. No? Sa mga susunod na araw po, ilalabas po natin yung resolution kung saan ilalahat po namin yung pagbabawal po na yan, yung tinatawag nating money ban. Hmm. Ito pong money ban naman po ay 5 araw lang bago maghalalan, from October 25 up to October 30. So ano po ito? Pag nakitaan po kayo ng ating pulisya at ang ating AFS Coast Guard na may dala-dala pong 500,000 pesos,
pataas. At hindi nyo maipaliwanag para saan ito, hindi parte ng negosyo, profesyon. Hindi nyo masabi kung saan nyo ito gagamitin. Ang assumption po namin dyan, kayo ay mag-i-engage ng good buying. Ganon din po yung may dalang 20,000 pesos pataas na pera na parang barya po, 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos. Hindi nyo rin maipaliwanag sa amin saan nyo gagamitin yan. Mm. Bakit kayo may dalang ganyang pera? Yan po ay ituturing namin na kayo ay mag-i-engage sa good buying. Ano po, no? Meron pa po iba ito, katulad ng iba na may dala kayong blanco balota. May dala kayong indelible ink. May dala kayong mga acetona na hindi nyo maipaliwanag. Hindi ng trabaho. Ito po, i-assume din namin na mag-vote buying kayo. Yung po magkukumpulan sa mga bahay ng kandidato, paglabas po, may mga dalang sobre, grocery. Ito po ay indikasyon din at ituturing namin na vote buying. Yung pong pag-hire po ng napakarami po na ating mga watchers. Ang watchers po kasi dapat dalawa lang kada po cluster precinct at salitan po ito. Kung mag-hire kayo ng higit sa dalawa sa kada cluster precinct, ituturing din po namin itong vote buying po. Kaya po sana tigilan po natin ang mga pamamaraang ganito dahil hindi po mag-aatubili ang COMELEC na magsampa ng kaso ng vote buying laban sa kanila. So malinaw po, hindi lang pera, pati na po pagkain, ha? Grocery items, halimbawa na lang, toyo, suka o kung ano-ano. Oh, bigas. Tama po kayo. Pagkain, dilata, kasi pag bawal po natin, yung elemento ng Section 261A ng Omnibus Election Code, ang sabi po doon, anything of value, any promise of employment, any promise of franchise or grant of privilege po. So lahat po ng ipapangako na ang disenyo po ay para bumoto o hindi bumoto sa isang particular na kandidato, yan po ay vote buying. Paalala rin po, yung pagbibenta po ng boto, vote selling, ipinagbabawal din po yan, yung pagbibenta ng boto for any consideration or anything of value. Ganun din po yan. Pareho po silang election offense. Eh, high-tech na po ngayon, baka i-GCash niya. Paano natin mo-monitor po yan? Ipadala doon po sa e-wallet, attorney. Opo. Hindi rin po makakaligtas yun sa ating mga e-wallet po. Dahil po, kausap na po namin, kasama na po namin sa Committee on Contrabigay, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, pati na rin po ang Anti-Money Laundering Council. So, tinututukan po namin, kayang-kaya nilang i-identify po yung tinatawag nilang multiple suspicious transaction. Ano ito? Yung dati hindi naman ganun ka-frequent yung papadala. Pero ilang araw bago maghalala, napakarami, paulit-ulit, halos pare-parehong alaga doon sa isang barangay o kaya multiple barangay. Ito po ay maipagbibigay alam sa amin at ito po ay maipapasa namin sa NBI pati na rin po sa PNP para masimula ng investigation. By the way po, Sir Aljo, ang approach po ng ang COMELEC ngayon sa kontrabigay, sa anti-vote buying po, ay whole of government approach. So from the investigation, from reception of complaint, case build-up, hanggang sa maisampay yung kaso, hanggang maiprosecute, hanggang po maipakulong natin kung kailangan ng witness protection program, kung kailangan ng abogado, kasama po namin ang IBP, ang Department of Justice with Witness Protection Program, NBI, pati na rin nga po, nabanggit ko kanina, Bangko Sentral, Anti-Money Laundering Council, lahat po yan ay magkakasama po kami sa COMELEC. May tanong si Sam Medinila pa rin ng Sam Medinila ng Business Mirror. Saan i-attribute ang mataas na filing number sa unang araw ng COC filing? Ang ganyan pong tanong, attorney. Ayaw na po namin mag-assume, pero batay po sa ilang na-interview ko kanina na ating mga kababayan, ang unang-unang po nila, excited na daw po sila talaga. Opo. Dahil nga po napakatagal na tayo naghahalalan, 2018 pa po. Kaya po talagang yung mga ilang nakausap po, sinabi nila, excited na sila, gustong-gusto na nila, ayaw nila magpahuli dahil ayaw nila magka-problema yung kanilang kandidatura. Pero ang mayroon po, yung nakausap ko naman, sila daw po ay kumonsulta sa pungsoy. Kaya po sinasabi nila, itong 28 ay lucky number daw po. Eh, kanya-kanyang paniniwala po yan, iginagalang natin pare-pareho. Ang importante po, itong napakaganda. Maaga po, nagpakita ng pakikisa ating mga kababayan. Hindi na naghintay ng last day tulad ng mga dating nang nagawian. Kaya po ito, mas maayos po yung ganitong sitwasyon natin. Mas maganda po, mas malalatag natin ang maayos po ang ating filing ng COC. O, kung meron po nagbebenta ng boto, yung bumibili po, may kaso ba? Opo, gaya po ng nabanggit ko kanina, Section 261B po yan ng Omnibus Election Code. Ang vote selling po ay isa ring election offense, kaparehong-kapareho po ng vote buying po. Ano? Parehong-pareho po yan, iisa po ang kanilang kaparusahan. Ang kaparusahan po dito, pagkakakulong po, naaabot sa 6 na taon, isang na pagkakakulong, meron pa pong dalawang accessory penalties po yan. Una, yung pong forfeiture ng right to suffrage, mawawala na po sila ng karapatang bumoto. Ikalawa po, yung ating pong perpetual disqualification to hold public office. So ito pong ganito, itong elective position o appointed position man, hindi na po sila makakabalik po sa ating pamahalan kapag sila po ay na-convict ng election offense.
Aplikable ba ang right to privacy kapag nakunan po ng video at yung pong nagbebenta ng boto at ganun din sa mga bumibili? At pwede rin ho ba ang citizen's arrest sa mga gumagawa po ng ganitong krimen? Una po yung right to privacy, no? Kapag ito po ay pang-publiko ang ginagawa at ito po ay tinakikita natin na sa harapan natin, opo, nagko-commit po ng krimen, ang tawag po sa batas dito ay flagrante delicto. Yan po ay ginagawa in acto, ano, yung ating pumano, at pwede po silang arrestin. Ating pong rules of court, mayroong tatlong pamamaraan ng warrantless arrest. Una po, yan po nga tinatawag na flagrante delicto. Sa harapan natin, ginagawa po ang krimen. Ikalawang pwede po ng warrantless arrest ay yung katatapos lang po yung gawin yung krimen at meron tayong informasyon na yung tao na hinahabol natin siya, yung gumawa niyan. Yung ikatlo nga po na pamamaraan po ng warrantless arrest kung ito po yung sa preso na nakatakas pero hindi na po ito involved sa atin. Now, going to citizen's arrest po, nasa Rule 113 din po yan, Section 9 ng ating Rules of Court. Ang sinasabi lang naman po ni Chairman Garcia nung nabanggit po yan, yung warrantless arrest. Yung hindi po bago yan sa COMELEC, kundi po mismo nasa Rules of Court po natin yan at pwede po ipatupad yan ng kahit sino man. Pero ang paalala lang po ng COMELEC, ano, sa ating mga kababayan, kung nandiyan naman po ang pulisya, nandiyan naman ng NBI, dito naman ng COMELEC, kesa po kayo po ang gumawa na pag-aresto para na rin sa inyong kaligtasan, alam niyo na lang po sa amin. At kami na po ang aaresto sa lahat ng gumagawa po ng krimen na nabanggit din. So pwede nilang isubmit yung video, halimbawa, sa inyo? Tama po. Ito po, okay, yung ebidensya po. Ebidensya po ito na magagamit natin. Tulungan niyo lang po kami sa pag-execute po ng sinumpaang salita. Para po kailangan namin ito sa korte. Ma-identify natin sino ang kumuha, kailan, saan naganap ito. At maaari po ma-identify natin ang mga involved sa krimen. Maraming salamat, Attorney John Rex Laudianco ng COMELEC. Ingat po, sir. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you po.